Isang pagpupugay sa mga bayaning Pilipino. Ngayon ay Agosto 30, tinaguriang Araw ng mga Bayani. Ngunit sino nga ba ang mga bayani? Ito ba ay limitado lamang kina Jose Rizal, kay Apolinario Mabini, kay Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Marcelo H. del Pilar, Sultan Dipatuan Kudarat, Juan Luna, Melchora Aquino, at Gabriela Silang? Sila lang ba ang mga bayani na ating kinikilala? Mga kabarangay, ako pong inyong Kuya Nono, inyong Direk Rene. Nais ko pong ipaalam sa inyo na hindi lamang sila ang ating mga bayani. Lalong-lalo na dito po sa Aotearoa, New Zealand, ay kinikilala po natin ang mga bayaning Filipino-Kiwi. Ngunit sino po ba ang Filipino-Kiwi? Ito po ba ay yung mga citizens ng New Zealand? Yung mga permanent residents? Para sa akin po, ang mga Filipino-Kiwi, lahat po tayo. Whether ikaw ay isang Filipino passport holder, whether ikaw ay isang residente o citizen ng New Zealand, whether ikaw ay isang estudyante, o ikaw ay sa kasamaang palad ay naipit po dito sa New Zealand dahil sa mga border restrictions, turista ka lamang po dito, hindi po makauwi. Para sa akin, lahat po tayo ay Filipino Kiwis, whether whatever it is our status. Kaya sa araw na ito, ng Araw ng Mga Bayani, ay nais kong magbigay ng pagpupugay sa lahat ng mga Filipino Kiwis, whatever is your status. Kung hindi po sa ating mga Filipino Kiwis, I'm just talking of the Filipino community, ay hindi po natin nasubo noong unang lockdown, ito pong COVID-19. Ngayon po ay nararanasan na naman natin ang COVID-19 lockdown. Ipakita po natin kung ano yung ginawa natin noong unang lockdown. Mahalaga po ang kontribusyon ng ating mga kababayan. Kaya para sa akin, sino ba ang Filipino Kiwi of the Year? Para sa akin, ang Filipino Kiwi of the Year ay lahat tayo. Lahat ng 72,612 Filipinos according to Statistics New Zealand noong 2018 po ito. So siguro ngayon ay malapit na tayo sa 80,000. Kung ano man ang estado natin, tayo po ay mga Filipino Kiwi of the Year. Sila lamang po ang ilan sa mga representante ng being Filipino Kiwi of the Year. Si Claudette, yung nurse po sa Timaru. Si Kuya Dante, bus driver ng Auckland. Si Ariel Cruz, dairy farmer sa Canterbury. Si Ate Eileen, na araw-araw ay pumapasok para magsilbi sa atin sa supermarket. Si Tita Carmen, na isang guro na nagtuturo po online. Siya rin po ay isang bayani. Si Tito Ferdinand, isa pong empleyado ng pamahalan ng New Zealand. Mahalaga po ang kanyang mga ginagampanan. Si Aling Charing, na na-stranded po dito sa New Zealand. Bumisita lamang sa kanyang anak, hindi pa po makauwi. Si Mrs. Lopez, nag-iisa, isang byuda at retirado. Si Boyet Corpus, ang nagde-deliver po ng mga pagkain sa atin. Ito ay mga fictional names po, pero ang kanilang mga ginagampanan ay mga tunay na trabaho. Sila po ay miyembro ng Team of 5 Million ng New Zealand na tumutulong sa ating pamahalan na para masugpo ito pong COVID-19. Hindi lamang mga frontliners ang tinaguri ang Filipino Kiwi of the Year. Lahat po tayo. Lahat po tayo na tumutulong sa ating pamahalan. Lahat po tayo na sumusunod sa mga protocols. Naghuhugas ng kamay. Naggumagamit ng face mask kung kailangan lumabas ng bahay. Nagso-social distancing. Ginagamit ang contact tracing apps. At higit sa lahat ay sumusunod, hindi lumalabas ng bahay kung hindi naman kailangan, kung wala naman tayong gagawin. Sumusunod po tayo para masugpo ito pong COVID-19 dito sa Aotearoa, New Zealand. Kasama na rin po dyan ang nagpapadala ng remittances sa Pilipinas sa ating mga mahal sa buhay. Kaya tayo po ay tinaguri ang mga bagong bayani. Kasama po tayo dun sa siyam na bayani natin na kinikilala po natin sa araw na ito. Kaya ang pagpupugay nito ay para sa atin din. Ang araw nito ay para sa ating lahat. This is not for the past heroes, but this is also for the present valiant frontliner workers
are modern-day heroes. Tayo po yan. Araw po natin ito. Although nasa New Zealand po tayo, tayo ay nakikiisa sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay, sa ating minamahal na inang bayang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat sa araw ng mga bayani. Tayo po yun. Huwag po nating isipin na hindi po tayo kasama dito. Kasama po tayo dito sa araw ng mga bayani. Tayo po ang mga bagong bayani, ang mga makabayan, makabagong bayani. Paano ba nagiging bayani? Hindi naman kailangan na mamatay tayo para maging isang bayani. Itong mga ginagawa nating sakripisyo, ano ba isang karakteristik ng isang bayani? Sakripisyo, mga kababayan. To sacrifice our comforts, to sacrifice our money, our time, that is being a hero. Kaya po tayong lahat ay mga bagong bayani. Ako po muli ang inyong Kuya Nono, inyong Direk Rene, dito po sa PSTV 5 Online. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino, gunitain natin at magpugay po tayo para sa araw ng mga bayani, ang araw natin.